Hi guys, today magkaroon tayo ng shoe review ng Anta Shock the Game Attack 5. Guys, ngayon pa lang sasabihin ko na ano, ito na yung best budget shoes ng Anta as of now. Kaya guys, samahan nyo ako, panoorin nyo tong video na to para malaman nyo kung bakit ko yung nasabi. Start na tayo, let's go! Hey, I never give it up. Said, I never give up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na ito, mga ganitong content naman yung hilig mo, mga shoe review, mga fitness-related videos, mag-subscribe ka na. I-click mo na rin yung bell icon para lagi ka updated sa mga next videos ko. Anta Attack 5, no, in short, budget shoes nila ito. Lalo-lalo na nung dumating, nung una kong tinignan siya, ay, parang ano, budget na budget shoes yung itsura. Actually, kaya ako siya late ni-review kahit maraming nag-request na ito. Kasi parang wala akong nakikitang karapat-dapat para gawan ko siya ng video. Parang hindi ko nakikita yun sa kanya eh. Pero guys, doon pala ako nagkamali. Pero gusto ko yun. Gusto ko yun, nagkakamali ako kasi lagi kong dinajudge yung mga sapatos na parang mura, na pangit, sa unang tingin, mukhang chipipay. Pero guys, pag-usapan na nga natin yung aesthetic and material. Kasi yung aesthetic nito, okay naman pala talaga. No, maganda naman talaga siya. Merong apat na colorway yata nito. Okay naman, magaganda naman. Pero parang gusto ko itong dark na colorway nila. No? Yung parang black and gray. And ito, maganda rin ito. Low cut po to guys. Low cut po yan. Ayan no. Parang ito, design lang to. Yung silhouette niya maganda. Kaya naman marami nagkakagusto dito. Yung itsura niya, pogi naman talaga. Pero may mga part siya na parang hindi ko gusto. Parang cheap material yung ginamit. Katulad nitong tang, parang hindi ko gusto yung itsura ng tang. Parang sa cheap na running shoes yung itsura niya. Yung uppers din po niya, no? Nung una ko nakita, textile uppers po pala to. Yun nga, hindi ko rin siya gusto. Mukhang cheap nung una, pero parang nag-work eh pag habang tumatagal. May ganun pala, no? May ganun pala material. Gumamit po ito ng A-Flash foam. And meron din TPU heel counter dito, no? Napakaganda po ng TPU heel counter dito. Mararamdaman talaga yung support. Mamaya pag-uusapan natin yan. Meron din po siyang torsion plate, no? TPU anti-torsion plate. Ito po, itong blue dito. No, arc support na rin po siya. Pero TPU lang, okay lang naman kahit di carbon fiber kasi budget shoes naman to guys. So, ilesen yung expectation ng konti, babaan-babaan niya, no? Anyway, it gets the job done. So, masaya pa rin ako sa material niya, maganda pa rin. Yung Shock the Game dito, kahit malaki, parang nag-work sa akin. Basically, yung itsura niya, kung pag-uusapan aesthetic, yung mukha niya, nag-work siya sa akin. Nagkamali ako nung umpisa. So, bibigyan ko po ito ng mataas na score ng 8.5 out of 10. Yung sa tang lang, no, tapos yung sana carbon fiber man lang yung torsion plate. Kasi sa price point nito, pag X-Step, carbon fiber na eh. Pero, di ba, ibang brand naman yun. Huwag natin kumpara masyado. Tapos yung textile, parang sa touch, hindi ko masyadong gusto. Sa touch lang naman, pero sa itsura, okay siya. Next, punta na tayo sa traction and outsole. Ito ang kanyang mga selling point din. Cement killer po or cement buster ang ginamit sa outsole. Parang ito, sa cement bubble ko. Guys, ang titigas talaga. That's what she said. Parang ito yung counterpart ng Rubes Tech, ng 361, ng Leaning. Talagang pang-outdoor na outsole. Ang tigas po talaga ng outsole nito. Ang ganda ng outsole niya. Hindi masyadong nag-a-attract ng dust. Panalong panalo. Malinis pa rin siya. Solid rubber outsole by the way na meron lang ano, meron lang ibang kulay dito sa baba. Parang puro letter V yung pattern niya. Parang puro letter V. Stop on a dime to kahit sa indoor guys. Ang ganda ng stops ko dito. Squeaky pa rin siya indoor. And syempre panalo pa rin to outdoor. Doon siya nagsashine eh. Outdoor shoes po talaga to eh. No? Mas makapit ito outdoor. Very versatile. Kasi top-notch siya sa indoor, top-notch pa rin siya sa outdoor. For me, 10 out of 10 na kaagad to eh. Outsole nito, hindi na kailangan patagal yun. Tapos, konti pa mag-attract ng dust. Ang pangit lang nung pattern niya. Hindi, may mga
ano, Chinese character pa. Hindi masyado nag-work sa akin. Personally lang naman. Pero, pinag-uusapan naman natin performance. So, perfect pa rin ibibigay ko dito. Hindi mo aesthetic, di ba? Next, sa safety and support na po tayo. Yung uppers ito na textile, actually supportive na siya. Plus itong TPU heel counter, napakaganda ng lockdown dito. Ramdam na ramdam mo talaga yung lockdown. Guys ha, ang heel counter, pag maganda po yung support dyan, talagang nalilesen yung risk ng tapilok. Ito po yan ha, hindi po dito. Pero tingnan nyo naman outrigger, makapal din yung outrigger, hindi rin papatalo. So panalo yan, iwas tapilok na naman. May torsion plate, so may torsion support, kahit pa paano. Konti lang ha, konti lang naman, pero meron pa rin. May arch support pa rin. Siguro, nakukulangan lang ako ng sana may TPU plate pa dito o yung outsole umaangat, no? Parang katulad nito, ng peak. Ayan, no? Umaangat yung outsole. To act as a sidewall, pag nagja-jab step ka, euro step, side to side, siya hindi umaangat eh, sayang. So, parang nag-rely sila masyado sa very supportive na uppers. Okay naman, may support sa mga jab step, sa mga euro step. Kaso lang parang nakukulangan ako. No, parang maganda pa sana ng dagdagan pa nila. Kahit sidewall or TPU plate man lang na umaangat. Diba? For more support sana. So yun guys, dahil dyan, dahil gusto ko pa sana ng konting support. Pero very supportive naman yung uppers niya. So kahit pa paano nahihila pa rin pataas, so hindi mababa, ibibigay ko dito. Kasi it gets the job done, yung torsion plate, okay pa rin naman. So bibigyan ko po siya ng 8.5 out of 10 sa safety and support. Next, sa comfort na po tayo. Yung fit po nito, nako, perfect po yung fit nito, no? True to size po kayo, pero hindi po siya masyadong wide foot. No? Saktong-sakto lang siya. Hindi naman siya narrow, so regular lang po yung fit niya. So kung wide foot kayo, I suggest mag one size up po kayo. Yung paddings niya, sufficient naman dito sa heel area, kaso lang kumukonte dito sa toes, no? And sa side. Nandun pa rin naman, meron pa rin, actually sakto lang. Parang gusto ko pa more. That's what she said. Yung tongue niya, well padded. No, kahit mukhang affordable yung mesh, okay yung tongue, maganda yung cushioning ng tongue. Maraming 4-foot flex, nako, sobrang lambot, sobrang gaan. Isa to sa mga pinakamagagaan na anta na nagamit ko. Sarap! Pam-guardia to guys. Mobile na mobile yung paa mo dito. Okay naman yung heel to toe transition, meron namang arc. So dahil dyan guys, okay naman. Mataas naman ibibigay ko pa rin dito sa fit and comfort niya. Bibigyan ko po siya ng 9 out of 10. Kasi yung pakiramdam ko sa loob, gusto ko yung fit personally. Yun lang, kung wide ka, mag one size up ka talaga. And gusto ko pa sana ng konting padding dito lang naman. Yun lang yung mga ano niya, points to improve. Next, punta na tayo sa cushioning. Ito, nagulat ako sa cushioning nito. Kasi e-flash foam lang yung ginamit. Yun naman yung ginagamit nila ng anta sa mga budget line nila. Pero kasi sa experience ko talaga, yung budget foam ng anta, itong e-flash foam nga, yes, panalo talaga. Kaya hindi siya katulad ng mga ibang Chinese brand na yung budget foam, hindi mo i-consider. No, parang wala masyadong bounce, more on impact protection lang, or napaka-stiff, no? Ito hindi, may compression pa rin siya, guys. May mga compression marks na nga yung sapatos. May flashness pa rin siya, malambot pa rin. Enough lang. Hindi sobra-sobrang lambot na hindi ko na gusto, na parang imbalance. Ito balance pa rin, kahit exposed na exposed yung phone, napakaganda ng feel, hindi siya wala siyang delay. You will feel responsive pa rin dito. You will feel fast, quick. Low to the ground to guys ha, lalo na dito. Parang merong konting heel drop, mataas ng konti dito sa heel, pababa po siya. Yung impact protection, okay pa rin. Nagulat ako. So nagulat ako sa ano nito, cushioning setup. Kasi budget yung cushioning nila eh. Kasi ang premium cushioning ng Anta nga, yung N2 foam, Nitro Edge foam nila, yun yung parang Adidas Boost, yun yung premium foam nila. Wala man lang ginamit dito, kahit pad, ganyan. No, yung iba kasi may ginagamit na konti, nilalagay nila kung saan. Ito wala eh. Full length lang siya na budget foam, pero
okay yung tuhod ko. So dahil dyan guys, bibigyan natin siya ng mataas na cushioning score kasi very balanced, nandun yung impact protection, nandun pa rin yung quartz feel. No? So bibigyan ko po siya ng 9.5 out of 10. Gusto ko pa sana kasi ng more energy return. Siguro kung naglagay man lang sila ng konting N2 foam dito sa forefoot or dito sa heel, pantulong man lang. Or both, no? Mas maganda on both. Pantulong sa bounce kasi lang hindi na nilalagyan, no? Pero okay lang naman. Next, punta na tayo sa breathability. Yung mga nakikita nyo parang mga transparent na area, itong tatlong kalmot, itong dalawang kalmot dito, itong mga kalmot dyan. Yun yung mga area na breathable dito sa textile uppers niya, no? Yung iba, sakto lang yung breathability. Dito sa tongue, very breathable. Tingnan nyo naman, mesh na mesh po yan. So, kahit pa paano, okay naman siya, no? Subpar yung breathability niya, sakto lang. So, bibigyan ko po ito, breathability score na 8 out of 10. Kasi pasok naman pa rin yung hangin dito, no? Pasok pa rin naman, and puro mesh naman siya. Lastly, price tag, guys. Napakaganda ng price tag nito ngayon. Kasi luma na siya, pero budget shoes kasi nila to. Kaya, for me, kahit budget shoes siya, panalo eh. No, panalo siyang budget shoes. For me, ito yung top 1 budget shoes so far ng Anta. So, ganun siya. Ka-worth it. Parang nasa 3,800 to 4,000 to ngayon. Kung may voucher ka, parang bababa pa, mga hanggang 3,500 pa. Panalo. If you will ask me. Hindi ako na nagsisisi na binili ko to. 10 out of 10 to sa price tag for me. Kasi, oo, hindi siya gumamit ng mga mamahaling material. Mukhang cheap nga yung iba. Pero it gets the job done. Yun lang. Tapos na usapan. Performance-wise, panalo. Huwag mo na lang titingnan yung material. Yung performance na lang tayo, panalo, worth it. So, masasuggest ko talaga, bumili po kayo. Maglalagay po ako ng link dyan sa baba. Trusted seller po yan. Anta po mismo yan. And, pa-comment na rin dyan yung gusto mong next na video natin. No? Kung anong gusto nyo i-review ko sa susunod. And, yung mapipili ko na video o na comment na yon, isa-shoutout to sa aking susunod na video. Okay ba? And kung may mga katanungan din kayo sa akin, gusto nyo akong makontakt personally, pwede nyo akong kontakin sa aking mga other social media accounts, lalo na sa TikTok guys, @medyo_macho. And ilalagay ko dyan yung mga names ko sa aking mga social media accounts para ma-add nyo rin po. I-follow nyo rin po ako dyan sa mga yan, okay? And kung naghahanap pa po kayo ng mga iba pang pang-point guard na Anta shoes, maglalagay po ako ng video dito. I-click nyo lang yan. Yung bilog dito, pakipindot na rin po para makasubscribe po agad kayo para like kayo updated sa mga next videos. Kung marami po salamat sa panonood, mag-ingat po kayo palagi and lagi nyo rin po tatandaan to always, ginger protein. Bye!